Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Good morning! Magandang araw mga kaagapay at magandang araw mga kalente. Ako pong muli si Antoinette Eduardo at kayo po'y nakikinig sa pangatlong episode ng ating programang Dapat Pwede na mapapakinggan sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po dahil sa mga nakaraang episodes, mga kaagapay at mga kalente, ito ay isa na sa inyong Saturday Habit at inaabangan tuwing Sabado ng umaga simula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Summer na at mas mainit pa sa sikat ng araw ang talakayan at layunin na palakasin at mabigyan ng kaalaman ang mga person at with disabilities at mabigyan kayo ng napapanahong updates patungkol sa proseso ng eleksyon, isyu ng lipunan, at impormasyon na makapagbibigay ng inspirasyon. Sa layunin po natin ito, talaga namang mapapasabi ka na lang na dapat, pwede, dahil mas wagas at dalisay. Palagi po natin tatandaan na walang iwanan. Gusto rin po namin magpasalamat sa mga naging tagapanood at tagapakinig natin na ng nakaraang episode. Salamat po sa inyong suggestions, mga katanungan at clarificatory questions. Dahil dyan ay hindi lang engagement ang nag-improve, pati na rin ang ating programa. Kaya naman, kung mayroon pa po kayong mga katanungan, pa-shoutout at mga suggestions para sa programa, paki-contact lamang po kami sa mga numerong ito. 02-502-1591, 0917-106-6265, at 0947-164-4158. At maaari nyo rin po kaming i-message sa ating Facebook page sa DZAS Radio TV at Lente Philippines. Upang ipagpatuloy ng pag-usapan ang aksesibilidad ng eleksyon para sa mga botante nating may kapansanan, magtatampok tayong muli ng mga representatives mula sa Commission on Elections at isang guro at government employee mula sa Teachers Dignity Coalition. Exciting po ang episode na ito dahil makakakinig tayo ng iba naman na perspective patungkol sa proseso at issues sa accessibility ng eleksyon. Kaya naman, hindi ko napapatagalin, tatawagin ko na ang ating mga guests ngayong umaga, si Sir Benjo Basas mula sa TDC o Teachers Dignity Coalition at si Dr. Ava Mata, Persons with Disability and Senior Citizens Sector Head mula sa Vulnerable Sectors Office Commission on Elections. Makakasama rin po natin bilang ating co-host, papasok na po si Ms. Briza Rosales, ang Project Director ng Lente. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Gandang umaga po sa lahat. Teka, hanapin natin si Doc Mau. Na makakasama din natin ngayon sa ating radio show ngayong umaga. So magandang umaga to, Net, at sana nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Magandang umaga, Sir Benjo and Doc Mau. And gusto ko rin batiin, of course, si Sir Jimel, ang ating Filipino Sign Language Interpreter para sa episode na ito. Good morning! Ayan, nandiyan na, nakikita na natin si Ms. Mau. Good morning po, Doc Mau and Sir Benzo. Morning po. Siguro po pagbati muna sa mga tagapagpakinig at tagapanood natin ngayon sa ating programa, Sir Benzo, Doc Mau. Yes, hello, good afternoon po, Briza, Tonet, Gian, everyone, and of course, ating mga nanonood ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you, Ate Mau.
Magandang umaga, Ate Mau. Actually, pala magandang umaga. Sa sobrang init po ng panahon, yung panghapon na init ay nararamdaman na umaga. Kaya po panghapon yung nababanggit natin. Sabi nga natin. Yes, totoo yan. Sabi nga natin kanina, mainit pa sa sikat ng araw ang talakayan natin ngayong umaga. Siguro, Briza, simulan na natin yung mga tanong na laging for sure, yung mga tagapakinig natin ngayon, yun yung sumasagi sa kanilang isipan ng mga katanungan. Briza. Okay, salamat Tonet. And ngayon lang po ako pumasok sa episode ng Dapat Pwede. At masaya po ako na makakasama natin ngayon si Sir Benjo at si Doc Mau. So pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang accessibility sa eleksyon. So hindi lamang po patungkol sa ginagawa ng Commission on Elections, pati na rin ang ating mga kaguruan na siyang mga frontliners pagdating sa ating paparating na halalan. So yung mga, ito na po, medyo mainit po ang ating mga katanungan ngayon, pero simulan ko po siguro kay Doc Mau. Doc Mau, actually ito po ay hindi na rin na bago na usapin patungkol sa election. So yung una po nating katanungan, ano po yung mahalagang role o bahagi ng COMELEC pagdating sa accessibility at pag-ensure ng inclusivity ng ating election? So sa perspective nyo rin, Doc Mau, bilang sector head ng Person with Disability and Senior Citizens, ano po ang mahalaga ninyong tungkulin? Dito sa Vulnerable Sectors Office, ano, ang gusto natin ay plano at activities na inilalaan natin para sa vulnerable sectors. Definitely, hindi lang sa mga taong may kapansanan, nakatatanda, indigenous peoples, at saka persons deprived of liberty sa pangkalahatan. So, yun yung gusto natin mangyari. So, definitely, kung ano yung mga assistance na pangangailangan talaga ng mga sektor na ito, particularly, no, sa persons with disabilities in terms of their accessibility ay napaka-importanteng mailagay natin. Siguro one classic example, yung infrastructure, no? Yung environment, yung voting center, no? How accessible is it, no? Ensure na may rampa, ensure na hindi ganun kalayuan, no? Ensure na hindi malayong lalakarin ng ating mga vulnerable sector mula sa paglabas ng bahay nila hanggang pagpunta sa voting center. Another siguro yung assistance, paano ba bumoto, ano? Napaka-importante na may assistor sila, no? At pangatlo, yung hindi sila makaka-experience ng diskriminasyon habang sila ay bumoboto. So, para ma-ensure na inklusibo, no? Na kahit ano pa siya, anong kulay o anong vulnerable sector pa ito, yung convenience nila sa pagboto. Dahil sa COMELEC, ang gusto natin mangyari, to provide an accessible, safe, no, inclusive, wherein they can be able to vote on an equal basis with other regular voters. Oo, hindi, natuwa lang ako dun sa sinabi ni Doc Mau na dun lang muna. Kasi sobrang mukhang ang daming pinoproblema ni Doc Mau. Kasi sinabi niya, doon lang muna, parang ano, parang isa lang yon sa mga maraming nakalista na kailangan tugunan ng COMELEC Vulnerable Sectors Office. Siguro Tonet, ituloy ko kasi para matugunan, lalo na yung sa pagdating sa ating mga kaguruan. Kasi andito si Sir Benjo from Teachers Dignity Coalition. So, Sir Benjo, actually, yung first question po namin sa inyo ay sa usapin naman po ng ating mga kaguruan at bilang bahagi o isa sa mga kawani ng gobyerno, ano po yung mahalagang tungkulin naman at responsibilidad ng ating mga guro ngayong eleksyon? Well, siguro, no, overall, yung facilitation talaga ng voting, no? Syempre, yung COMELEC nag-ensure na ito ay ang election ay matuloy, no? Ang election ay malinis at maayos. No? But then, yung teachers po natin, no? Sila yung actual, no? Na magtitiyak na yung mga tao ay makakaboto. Kasi sila yung may habak ng vote counting machines, no? Sila yung makapangyayari, yung decisive, no? Doon sa loob ng presinto. Sila yung tagibigay ng balota, sila yung maghahanap ng pangalan ng mga botante, no? Doon sa
listahan ano ng mga botante, and then we'll ensure that everyone ano na pipila doon ay uuwi nang nakaboto na. So parang sa totoong buhay, no, kung yung COMELEC ang nagbabayad sa caterer, no, at nagpapasya kung ano ang ipapakain, no, eh yung mga teachers natin, no, ang nag-serve ng pagkain mismo doon sa mga pumunta sa handaan, parang ganoon. Sir Benjo, okay na analogy yun ah. Parang ano, magandang analogy yun at panawagan sa ating mga botante na isang malaking piging din yung pupuntahan nila sa araw ng eleksyon. At dapat umuwi sila ng busog. Sige po, habang inaayos po ni Tonet ang kanyang audio, babalikan ko lang po yung sinabi ni Sir Benjo na paalala sa ating mga botante na yung analogy kanina ni Sir Benjo patungkol sa isang piging at isang halalan. Ngayon ko lang narinig yung Sir Benjo, and parang ano yun eh, parang pagdagdag confidence sa ating mga botante. Kasi parang ganun yung pagtingin, parang pumunta ka na lang din sa party. Parang mas ma-excite silang bumoto. Ayan. Handa na ang lahat na kailangan. Sabihin, somebody paid for it, no, and then pupunta ka na lang, and then just partake, no, doon sa yun, pinapangit natin na piging, no, na parang party, na parang handaan. Kaya nagpapasalamat tayo by Talk Mouth, kasi sila yung they made it possible. Birthday party organizer. Yes, parang gano'n. Yes, no, birthday party organizer ang COMELEC. Birthday nating lahat sa araw ng halalan. Ganyan. Okay po. Yes, Brisa, siguro duduksungan ko lang yung nasabi ni Benjo, no? Na, syempre, bago sa isang piging, no? Excited din po ang COMELEC na pinaghahandaan. So, dapat maganda yung pagkakaluto, no? So, lahat ng preparasyon sa electoral cycle pa lamang, no? Bago sa araw mismo ng eleksyon. We see to it, no? Na-ensure namin na tumaas ang bilang ng mga botante, ng mga vulnerable sectors natin, ano? Pag nakita natin yung mga specific na pangangailangan during the voter registration phase, tutugunan na naman natin ngayon, magpe-prepare naman tayo, nakita kasi na natin kung anong pangangailangan nila. Ano ba, no? So, doon natin tutugunan. So another, no, paghahandaan natin ano bang masarap doon. Yung na-mention ko nga kanina na sa infrastructure, no, yung mga voting centers, pag hahanda doon, pati sa iba't ibang klase na may kapansanan na kanilang pangangailangan, katulad ng mga sign language interpreters, no? So gumagamit tayo din ng bibingka approach kung saan niluluto natin sa itaas, niluluto natin sa baba, meaning so pina-prepare din natin inside, ano, yung level ng awareness ng mismong nagtatrabaho sa COMELEC, hindi lang sa loob, bagkos kasama yung mga field officers natin. Kasama syempre mga teachers, no, sa pagbibigay din natin ng training para sa mismong araw ng halalan, prepared na prepared sila. Ngunit may dessert pa yan. Yung support staff natin dapat prepared din dahil may mga innovations tayo para mas maging accessible sa mga vulnerable sectors natin sa mismong araw ng halalan. Kung paano ba talaga sila makakaboto na ito ay celebratory in nature. So para sabi nyo nga, pag-uwi, busog na busog sila dahil sila ay nakaboto. Yan. Ang galing, nagka-dessert na. Ngayon pa lang, nabubusog na ako. Pero parang gusto ko magpakagutong para naman doon sa piging na pupuntahan ko po sa araw ng eleksyon ay makapili ako ng tamang putahe na alam kong na-receive ko yung tamang information na ganitong putahe ang aking titikman sa araw ng eleksyon. Ayan. Sige po. Dahil na nandyan na yung usapin ng mga accessibility tulad na sinabi ni Doc Mau na hindi lang physical yung kailangan paghahandaan. So nakasama na rin sa mga nabanggit yung types ng assistance na kailangan ng mga botante, yung assistor, visual assistance, communication assistance, at kahandaan ng ating mga kaguruan kung papaano kakausapin yung mga ating botante na person with disability. So ayan, yung kasunod ko pong tanong, Sir Benjo and Doc Mau, actually bukod nga po doon sa paghahanda sa paparating na eleksyon,
So may mga programa o activities po ba ang COMELEC, ang DepEd at ang Teachers Dignity Coalition upang tugunan yung mga barriers at challenges ng ating mga person with disability sector? Parang halimbawa po, Sir Benjo, Doc Mau, yung mga programa outside the election period. Kasi magandang example po nito yung mga pagpapatuloy ng disability and sensitivity awareness training na sana hindi lang tuwing election po siya gagawin. So yun po, ulitin ko po yung mga program outside the election period. Yung maganda pong ipagpatuloy. Okay. Siguro ako muna, Briza, no? Being in the disability sector prior to being here, no? Sa COMELEC Vulnerable Sectors Office, binitbit ko ang disability awareness and sensitivity training, no? Dito sa loob. Pero may twist na ginawa namin dito, ito yung disability awareness and sensitivity orientation. Sa sector kasi namin, yung advocacy namin, it's more of training talaga, no? Hindi lamang isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Pero dito kasi sa COMELEC, parang pre-program namin ito na at least twice a year, no? Whether may election man o wala. Kasi pwedeng sa loob ng COMELEC or ng opisina, even prior to voter registration period, meron na tayong kinikater ng mga persons with disabilities at napaka-importante, alam nilang mag-assist ng taong bulag, ng hindi nakakarinig, no? Ng na nakaupo sa wheelchair o nakasaklay, no? Or may invisible disabilities din. So, paano, how will they be able to assist, communicate with them? So, kailangan nilang magkaroon ng disability etiquette, no? Sensitivity etiquette na tinatawag pagdating sa disability. At ito ay napaka-importante. Isang beses lang, hindi siya ganung enough, no? Importante ito ay may continuity every year throughout time, no? So, may twist lang kasi it depends or tinitailor fit natin kung sino yung audience natin, no? If it's in the field, mga field officers, definitely, napaka-importante rito yung paano mo iti-tailor fit sa ground yung pag-assist nila. Paano pag sa loob mismo ng COMELEC main, ano? Paano naman, no? Paano kung mismo empleyado mismo sa loob, no? So ito, nakikipag-ugnayan tayo sa mga stakeholders or mismong people's organization, organizations of persons with disabilities. Meron na kasi tayo mga trained before, no, ng mga trainers natin pagdating sa DASO, yung DAST na o DSO na tinatawag, at sila kasi sila yung nakakaalam ng disability nila. So we usually kumukuha kami ng deaf na interpret or I mean a resource signer po ang tawag natin kasi sa kanila, mga resource speakers din po na naka-wheelchair or different types of disabilities para mas ma-express nila, mas makatulong po sa level of awareness. No? Yun yung isa pa lang. Isa pa lang po yan. Ay, yung iba po, siguro yung pagkakaroon ng inclusion sa mga training ng electoral board, saka ng support staff, saka ng mga election officers po natin, no, magkaroon ng malagyan namin ng konteksto ng hindi lang sensitivity, ano, kundi yung mismong voting procedures, na continuous dapat siya at nakikita na kasi namin kung meron mang evolution na mangyayari kasi diba may changes yan every election. And of course, yung pagbabadi namin sa ground, yung voter education, hindi lang dapat siya tuwing nalalapit na election. Kasi kami bumababa na kami ngayon, nakikita namin, di ba na-mention ko before, hindi lang dapat tuwing araw na election ang ating pinapakialaman. Dapat the entire electoral cycle dapat. So napaka-importante yun. Yun, thank you. Opo, ayan. Actually, dami ko pong nakuha, Doc Mau, lalo na po dun sa sensitivity training etiquette. And at the same time, yung never-ending task na pag-conduct ng voter education activities. Sa bahagi naman po ni na Sir Benjo, lalo na po sa ating mga kaguruan, dahil actually, yung sensitivity training ay para po sa ating mga poll workers. So, Sir Benjo, ano po kaya yung mga programa na gagawin at ginagawa po ng ating mga kaguruan? Yeah, of course, no, being DepEd employees being DepEd employees and COMELEC designees, no, sa panahon ng eleksyon, ano.
Eh, of course, no, kami ay naghihintay no, doon sa ano man no, na ibabahagi sa amin ng COMELEC at saka ng DepEd. No? But basically sa DepEd, no, so continuous no, hanggang ngayon po ongoing no, yung mga trainings no, para doon sa electoral board no, doon sa mga poll workers natin. No? Kasi halos lahat naman no, ng kasali dito sa election, eh, halos lahat naman ito ay mga DepEd people, di ba? Although hindi naman required, di ba? Pero syempre, no, dahil hindi naman ito kagaya ng manual elections na sobrang dami no ng mga presinto, di ba? Sobrang dami ng pangangailangan sa electoral board, no. Eh at least ngayon hindi naman lahat ng teachers natin ay mayu-utilize, no. So nagkaroon lamang po tayo no, ng ilan lamang. If I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong, Ms. Liza, no. Parang around 300,000 no, I think na presinto no, more or less yung gagamitin natin. So ganun din karami no yung itatap natin ng mga teachers no. And of course no, gaya ng sinabi ko, ongoing no yung training, pero ako lang very ano eh, no, very generic no, and to some extent general din yung trainings na ibinibigay no. So hindi pa doon sa pinapanggit ni Doc Mau no na para doon sa people or persons with disability no, kasi syempre no, isa lang naman yung merong sa GI, di ba, sa general instructions natin no, meron lamang diyan ilang provisions no kung paano mo i-assist no, at kung paano mo bibigyan ng pagkakataon no yung ating vulnerable sector no, yung illiterate no, yung and person with disabilities and others pa no, paano sila makakaboto no? But of course no, to ensure that everyone's vote will be counted po no? So yung gayon na tama naman si Doc Mau, kinakailangan na hindi lang ito kasi well of course no, lumulutang yung issue every time na merong election, di ba? Pero sana prior to the election season na pag-uusapan na ito no, kung papaano no, kasi halimbawa yung mga ang tawag natin dito, yung mga senior citizens, di ba, na hindi na kaya pumunta sa third floor or even second floor ng mga buildings, di ba, yung ating persons with disabilities, yung mga nakasakla, yung mga blind, no. So medyo, ano po, medyo, this would be very challenging no, for them. And we really have to make sure that that they will be, ano po, they will be accommodated. Siguro special accommodation. Well, anyway, ano naman, ano? Meron naman talagang special accommodation kasi binababa naman yung balota. Pwede naman po, no? At i-assist, no? Pwede naman i-assist yung mga tao. Siguro ganun lang muna, Ms. Brisa. Thank you, Sir Benjo. Actually, maganda po na connection yon dun sa sinabi ni Doc Mau na yung pag-conduct ng training at voter education activities ay hindi lamang po pagpanahon ng election gagawin. Parang i-start up o na i-jump start yung mga conversations like this kahit hindi na rin mandatory sa mga public school teachers ang mag-serve sa election, but actually andyan po talaga yung willingness ng ating mga kaguruan, kaya po magandang maging magka-partner talaga ang COMELEC at DepEd patungkol po dito sa mga sensitivity training. Actually, in relation po do sa kasunod na tanong, Sir Benjo and Doc Mau, yung kukunin po namin sana yung inyong perspective, kung sapat ba yung mga ganitong programa? Kasi kung aside po sa mga sensitivity trainings, meron pa po bang ibang gawin na paghahanda para po mas mas streamline yung ating mga proseso at procedure na para sa ating mga person with disability. So sa inyo rin pong assessment, Doc Mau and Sir Benjo, yung current po ba ay enough and ano po yung level of effectiveness? Okay, siguro Biza. Oo. Ang pwedeng gawin talaga no sa policy, siguro yung sa Republic Act number 10366 no, parang nakikita namin na dapat doon natin ipasok yung opisina katulad sa amin na ma-ensure na ito talaga ay in place no, although sabihin na natin newly established yung vulnerable sectors office, paano natin mas masisigurado no na magkakaroon ng sustainability ang persons with disabilities and other vulnerable sectors, kung dapat mailagay ito talaga sa
dito, no, sa pag-inamyendahan itong Republic Act number 10366. Number two, nakikita ko yung sa supplementary data form din, ano, in ating 10366, ma-amend yung type of disability based sa nilabas ng National Council on Disability Affairs and Department of Health, kasi meron na tayong version 4.0, no? So para mas politically correct term, or para mas maayos yung disability types, and at the same time, anong assistance talaga yung need na, no? Kasi hindi specific eh. Naglagay lang doon, communication assistance. Anong klaseng communication assistance? So we have to put there sign language interpreter, captioner or captioning, subtitling, di ba? So maraming needs, ano? Ganun din syempre sa mga invisible disabilities, no? Yung mga forms na nilalabas natin, no? Coming from COMELEC. And kailangan ma-specify din sa Republic Act number 10366 yung in terms of accessibility, no? Although meron tayong accessibility law na tinatawag, paano man natin ma-ensure na ma-implement talaga dito sa COMELEC prior to araw ng eleksyon, no? Siguro alam naman natin majority of the voting centers ay paaralan, public schools, no? So dapat na bago pa lang sa preparation stage pa lang natin, bago sa voter registration, naiisip na natin kaagad na mag accessibility audit na tayo, no? I-check natin kung gaano ba ka-accessible to, kasi hindi lang naman pang disaster evacuation camp o pang papasok sa paaralan, ano, yung schools, no, usually nagiging voting centers din natin. At siguro actually marami, pero it's more of the policy na kailangan, ano, yun yung kailangan, open-minded yung perception, na napakahirap kasi yung attitude, no, ng yung attitudinal barrier na maging positive yung perception ng even government employees, no, pagdating sa paano nga ba gagawin mas accessibility, accessible, mas inclusive? Kasi pag sinabi mo inclusive, kasama na sila eh. Pero what, ano ba talaga yung mas malalim o mas deeper na kahulugan nito? So, yun yung napaka-importante na dapat bukas ang kaisipan ng mga taong nakaupo sa loob, no, sa taas. Pag sila ay nag-usap-usap, aware na sila. Pag sinabi mo ganun, dapat nababasa rin nila pagdating sa batas, pagdating sa may kapansanan. Kasi paano siya nag-interlink with each other, no? Kasi meron nga tayong RA 10366, nakasaad nga doon yung accessibility law. Pero hindi naman na-implement ng maayos, kasi dapat may interagency collaboration din dapat na gagawin. So napakahalaga na binabasa din at iniintindihan, naiintindihan din natin yung nakasaad doon sa batas na dapat part tayo sa pag-i-implement. Naging epektibo ba ito, Briza? Siguro, unti-unti, in fairness sa COMELEC, meron nang nasimula nung wala pang Vulnerable Sectors Office. So, nung na-establish yung Vulnerable Sectors Office, mas napaigting natin, ano, mas na-ensure natin, ano, na mas matutugunan natin yung mga ating vulnerable sectors, particularly, especially our persons with disabilities in terms of inclusiveness and accessibility. And thank you. Ito naman, Ms. Briza. Thank you din, Doc Mau. Sige po, Sir Benjo. Yeah. Tingnan natin, ano, kasi ako, parang ang hirap naman sagutin, ano, dun sa, if we are to assess, no, this program, yung effectivity nito, effectiveness nito, or impact, no, parang mahirap i-assess. Siguro, ang isa kong gustong makita ay, of course, we have the statistics, no, kung ilan yung ating people, persons with disability, no, dito sa buong bansa, no, kung ilan sila, at ilan dyan yung nasa voting age, di ba? Ilan dyan yung 18 years old and above, no? Ibig sabihin na supposedly, yun yung target natin. Diba? Pag nakita natin nun, based on our statistics, no, imagine natin, ilan ba yung nagparehistro? Diba? Ilan kaya yung nagparehistro dito? Kasi, of course, no, sa ating bagong batas, no, lahat, dinedeclare na eh, diba? Kahit enrollment mo sa school, dinedeclare mo na ikaw ay PWD, no, et cetera, et cetera. Diba? Tignan natin, ilan kaya? No? Let's say, halimbawa lang po, no, para lang magkameron ng figure. Halimbawa, we have 1 million, no? Yung 1 million po na yan, ilan kaya ang na-registro diyan, ano, sa voting age population po na yan, ano, ng ating persons with disability. No, tapos kung let's say kung kalahati lang ng 1 million yan, abay, ang laki ng nawawala.
ang laki, no, yung 500,000 o yung kalahati. Ang laki noon, no, na hindi natin nagki-cater, no, para sa registration, di ba? Parang pag ganun, doon natin, doon tayo pwedeng makita, no, magkakaroon tayo ng more scientific na assessment. At doon natin ilagay yung program, no, doon natin, well, of course, the welcome development, nagkaroon na tayo ng BSO sa COMELEC, no, that is a very welcome development. At nakita naman natin, no, that there is a difference, no, between prior to this office, no, and ngayon, ano po, na meron na, di ba? So doon natin makita, no, para makita natin talaga, no, kung how effective yung program natin. And that program would answer, no, would respond, no, doon po sa scientific and mathematical assessment, no, na pwede nating ipakita. Of course, we have naman, no, we have naman the Census Bureau, we have the PSA, no, and we have the Commission on what do you call that, ma'am, persons with disability or whatever, that office, no po. So, mukhang kailangan, sabi nga ni Madam kanina, ni Doc Pao, eh kailangan may, yung approach nito ay talagang ano, talagang interagency rin, ano, yung approach po nito, no, kung paano natin to gagawin. Kami po, no, kami sa Department of Education, ano, at kami mga public school teacher, eh, ano kung kami talaga, no, masunurin, no, kung ano ang ibibigay po sa amin na tasks, no, ay sumusunod naman. Salamat, Sir Benjo. Actually, yung nakuha ko po dun sa sasagot po ni Doc Mau at sa inyo po, Sir Benjo, kasi napakahirap po talagang sagutin yung level of effectiveness. Actually, ano rin po, sugal na para itanong yung impact ng mga current natin na mga programa. Pero at least palagay po yung loob natin na ngayon po may opisina nang tututok sa pangangailangan ng sektor. And actually, yung pinakamaganda ko pong nakuha sa pareho niyo pong sagot, Doc Mau, Sir Benjo, ay yung sa pagdating sa COMELEC na ipagpatuloy yung accessibility audit. Kasi po, kadalasan bilang election monitor or election monitoring organizations, malaking tanong po na minsan nasisisi rin sa Department of Education yung kalagayan ng ating mga schools. Di ba po, dahil nako-convert naman ang ating mga eskwelahan na gamitin bilang voting center. And kay Sir Benjo, ay yung paigtingin po or mas streamline yung interagency or coordination na meetings and programs para po pagtulungan yung mga programa patungkol po sa or pagtugon do sa mga challenges and barriers, hindi lamang po ng sector but also yung mga frontliners natin sa eleksyon, ang ating mga kaguruan, para mas maging responsive sila sa mga pangangailangan po ng mga botante. So sana maayos yung aking pagkaka-sum up. But bago po tayong mag-break, gusto ko pong pasalamatan siyempre si Doc Mau and si Sir Benjo. Dahil bukod sa usapang eleksyon, usapin din po ito ng accessibility ng election information sa ating mga vulnerable sectors. Dahil hangad po ng ating programa na maging tulay upang makatulong sa pagsusulong ng advokasya patungkol sa disability inclusion. So kung mayroon po kayong mga kanungan, pa-shoutout naman po dyan. Kasi parang kukunti po yung nare-receive naming shoutout tuwing Sabado. At kung may mga suggestions po kayo para sa programa, pakicontact lamang po ang aming mga numero na nakikita niyo po sa aming screen. Ulitin ko lamang po. Pwede po kayong maglagay ng inyong mga katanungan sa Facebook page ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. At pwede rin po kayong mag-text, tumawag sa aming landline at hotline. So 0250215910917106665 and 0947164158. So kapit lamang po at magbabalik kami para sa mga susunod na bahagi ng ating programa. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso ng mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! So nagbabalik po ang programang Dapat Pwede at muli... Ako po si Briza Rosales. Actually, isa lang po ako sa co-host ngayong umaga. So, sa ngalan po ng main host ng Dapat Pwede na si Antoinette Eduardo, ang programang ito ay isa sa pakikipagtulungan ng Lente at napapakinggan ngayon sa himpilan ng Far East Broadcasting Company or FEBC Radio TV nationwide mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, para po sa pagbabalik ng usapang accessibility sa eleksyon at disability inclusion, kasama pa rin po natin ngayon si Sir Benjo Basas from Teachers Dignity Coalition at si Doc Maumata from COMELEC Vulnerable Sectors Office. So, Doc Mau, Sir Benjo, mga konting katanungan po para siksikliglig umaapaw naman po ang ating programa at mas maihanda natin ang ating mga tagapanood at mga botante sa paparating na halalan. So, babalik po ako sa usapang eleksyon. So, ngayon po, paparating na ang halalan. So, kanina pinag-usapan po natin yung mga programs outside the election period. So, ngayon, dako po ulit tayo sa araw ng eleksyon. So, ano po kaya yung mga inaasahan pa rin natin ng mga problema tungkol sa accessibility at accommodation? Kumbaga po, ika nga, may mga persistent issues po ba na kailangan pag-usapan na ngayon at para mas ma-address ng ating mga polisiya at reforma? Siguro po, unahin ko po si Doc Mau para po dito sa ating mga... May mga persistent issues po ba, Doc Mau, na kailangan na natin pag-usapan ngayon at pagtulong-tulungan i-address? The usual issues na meron tayo ever since Briza, no? So still accessibility, pero in what form, no? Itong accessibility na ito. Ang nakikita ko ngayong nalalapit na election ay yung accessibility ng ating mga deaf voters, no? I'm hoping na makapag-provide tayo ng accommodation na sign language interpreters sa mga voting centers ay then kahit dun man lang muna. Sa training naman, we have to ensure talaga na pick up ng mga electoral board and support staff natin yung mga dapat nilang task and responsibilities. Kaya ang challenge dito is paano natin ibababa ng paulit-ulit sa kanila na hindi sila magsasawang ito ay mapakinggan
maintindihan. Kasi very perennial problem ito or every election na bakit paulit-ulit sa pagboto o mismo sa araw na eleksyon, ano? So ano ba yung kulang? So sa tingin naman namin, noong 2019, 864 ang nagkaroon ng emergency accessible polling place, di ba? Ng mga voting centers. Pero ngayon, ito ay twice or 2.5 times more than the 2019 election, kung saan 2,108 voting centers ang merong emergency accessible polling places natin. So, we are hoping na, although this is a band-aid solution, aside from accessible polling place na meron tayo, nasa 5,108 voting centers ang merong accessible polling place sa buong Pilipinas, itong EAP o EAPP na ito ay makatulong, no, para mas makaboto. Kasi alam niyo ba yung datos natin nung bumoto nung 2019 na persons with disabilities is around 347,000. Ngayong ano, rehistrado natin ngayong may kapansanan ay nasa 511,000. So, sino? Medyo nagkaroon naman tayo ng increase kahit papaano. So, ang challenge dyan is paano natin pabubutuhin yung 511,000 na mga rehistrado ito? Paano natin ma-ensure? No? Ito ay mga nag-signify na sila ay may mga kapansanan. At alam natin, marami pang may mga may kapansanan na hindi nag-manifest na sila ay may kapansanan na butante. No? Yung makuha natin talaga yung tamang datos. At itong 511,000 na to na makaboto ngayong araw na eleksyon, naku, kung 100% yan, no? magiging malaking ano natin yan. Hindi ko naman sila siguro success, no? Pero pagdating sa, ibig sabihin, naging effective tayo sa pagbaba ng informasyon. Pangalawa, yung information dissemination kasi natin, every election, ano, how accessible is it? Kasi nagkakaroon tayo ng disconnect from the national down to the grassroots level. So, yun yung tinutugunan ngayon ni VSO para yung gap o barrier dahil sa disconnect na ito ay maalis para ma-bridge natin yung information ay maibaba hanggang dun sa community level. Para mismo sa araw na eleksyon, ay ang tawag dito, masigurado nga natin na tama, accurate, reliable ng information at paano yung pagturo natin sa kanila ng mga guidelines or guidance sa pagboto sa kanila. Definitely napaka-importante yung assessment, post-election assessment, kasi doon natin malalaman kung nag-improve ba. Kasi hindi masyadong maingay ang post-monitoring or post-assessment, election assessment natin. At dapat yan ay ma-in-place talaga natin as part of all the PPAs or the plans, programs, and activities of COMELEC, particularly sa vulnerable sectors office. Siguro yan lang muna. Opo. Doc Mau, okay lang po ba mag-follow-up question ako? Dahil usapan na rin po ng accessible polling place at ng AAP natin. Doc Mau, sa tingin niyo po ba maganda na dumami yung AAP o mas kailangan pa igtingin yung implementation ng EPP? Okay. Magandang tanong yan, Brisa. As I've mentioned a while ago, kahit yung boss namin, ano, si Attorney Jennifer Felipe, AAP is a band-aid solution. No? Dumami nga. Ang goal kasi noon, dapat lahat ng voting center meron yan. Pero mas nakita namin, dapat mas paigtingin ang Republic Act No. 10366. No? Maganda yung batas, pero may mga loopholes kasi at hindi kasi siya ganun na-implement ng mabuti. So, kailangan ma-amiendahan lang din ito para ma-ensure na mas kapit, mas rooted siya. After this election, we're hoping to do at accessible. Sabi ko nga kanina, progressive realization tayo. Hindi, we cannot do it in just a snap of our fingers. Yun. Thank you, Doc Mau. Actually, napaka ano po nun. Sobrang significant po na maintindihan ng lahat yung pagkakaiba ng accessible polling place at ng emergency accessible polling place. Actually, Doc Mau, isa na lang bago po ako pumunta kay Sir Benjo. So, ina-expect po ba natin na dahil marami dahil madami yung AAP at may significant increase na rin po dun sa number ng accessible polling place, tingin po ba natin, Doc Mau, mas mataas din po ba yung chances na mag-avail ang mga botante ngayon ng AAP kesa po ito po yung patungkol sa mga hindi nag-manifest sa APP.
So, ina-expect po ba natin na mas madaming mag-avail ng AYAP or sa tingin nyo po, mas comfortable pa rin ang ating mga botante sa regular polling places na may express lane? Siguro ganito, no? Lagi naming sinasabi sa voter ed namin, tatlo ang options natin, APP, regular polling precinct, dahil may priority lane, at saka yung EAPP na ito. Based sa 2019, marami ang nag-avail ng AYAP, no? Sa tingin namin ngayon, mas dadagsain ito. Kasi looking at our data, sa accessible polling place na nag-manifest, around 300,000 plus registered voters ito. Mas marami kasi lalo pag nalaman nila na nasa ground floor lang ito, mas maaabot sila. No? Pwede kasi silang may option pa rin na pag naisip nila sa araw mismo o the day before na isipin, ay ayoko na sa AYAP kasi walang VCM. No? So it depends sa mismo, pero nakikita namin to na dadagsain ito sa mismong araw na election. Pero sana, after this election, mas maging kapit yung ating APP, no? Para mas ma-providean talaga natin ng tamang assistance, no? Ang mga persons with disabilities and senior citizens kapag nasa accessible polling place. Kasi kapag sa EAPP ito, Briza, hindi natin meron. So para tayong manghuhula na hindi natin alam kung sino anong klaseng kapansanan ang meron sa EAPP. So although best effort, may reasonable accommodation naman tayo po pwede ma-provide sa kanila sa EAPP. Pero babalikan ko yung tanong mo, dadagsain ang EAPP. Yun yung napoproject namin ngayon. Pero hoping pa rin na sa susunod ng mga election. Thank you, Doc Mau. Actually po, kaya po datanong ko rin. Actually, it would be very relevant para sa mga magmo-monitor ng election kung ano po yung expectation, lalo na po doon sa magmo-monitor ng vulnerable sectors voting. Kasi po, ina-expect din sa perspective ng EMOs na madami yung mag-a-avail ng emergency accessible polling places, lalo na po at mas na-streamline po ito dun sa COMELEC resolution natin na nakalagay na yung exercise of choice na pwede mong i-avail yung available na three options na nabanggit nyo po kanina, Doc Mau. Actually, napaka significant po ng provision na yon na para i-avail ng isang person with disability voters. So, mapunta naman po ako kay Sir Benjo. Kasi lalo na po sa ating mga kaguruan, Sir Benjo, yung mga nababanggit po ni Doc Mau kanina na types ng assistance, for example, sa assistor, visual assistance, communication assistance. Actually, Sir Benjo, from your past experiences at lalo po ngayon sa paparating na election, sa tingin niyo po ba, Sir Benjo, handa na po ang ating mga kaguruan? Dahil sabi po din ni Doc Mau kanina na marami o dadagsain din yung pag-avail ng mga emergency accessible polling places at yung pong marami o tumaas din yung accessible polling places natin. Well, unfortunately, no, hindi ko may compare, no, dun sa mga naunang mga automated elections, eh, no, dahil ang maganda naman din sa COMELEC and even sa atin, no, sa Department of Education, ang maganda naman dito ay laging-laging nag-i-improve, no? And every time na mayroong election, ano, yung training, no, ng para doon sa electoral board, no, or doon sa dati sa DEI, no, ay nag-i-improve din, no, at inihahabol natin 'yan, no, kada mayroong improvement din or even changes, no, doon sa ating policy, no. So sa tingin ko ngayon mas friendly, no, yung policies ng COMELEC, no, dito sa ating mga persons with disabilities, no. And yan din naman ang dahilan, no, kung bakit ang bawat polling places, no, ang bawat polling precincts, no, ay binigyan ng mga support staff, no, depende sa dami, sa bilang, no. At yung mga polling places din binigyan din, no, ng mga staff, no, ng mga DESO, no, at ng iba pa, no, para dito i-assist lahat, no, at nang sa gayon ay maging accessible, no, sa lahat, no. And we're hoping na itong sinasabi ni Doc Mau na anticipation, no, na dadagsain, no, I think it's very positive, no, kung dadagsain man, no. Kaya nga sabi ko kanina, no, we really have to take note of the statistics, 'di ba, kung sa ngayon ay, well, nasa 500,000 yung
registered voters, no, na nag-declare na sila ay appointee, tapos compared doon sa bumoto noong 2019 na around 300,000, medyo maliit, no, medyo maliit, no. So that's ilan na I think that's less than 70%, di ba? Kung less than 70%, no, 30% yung nawawala. Diba, 30% yung kailangan nating habulin, no? At hindi pa yan lahat, no, gaya ng sinabi ko, no, well, isa namang siguro ang isang pwede nating masabi diyan, no, hindi naman lahat nag-declare, di ba? But at least kung hindi siya nag-declare siya ay PWD, ibig sabihin nito hindi ganong malaking hindrance, no, kung ano man yung disability niya sa kanyang pagboto, di ba? Kasi kung ako ay boboto at i-declare ko ang aking condition, ano, yung aking yung anong disability na meron ako, ibig sabihin, ano, this is on top of my mind dahil hindi ako makakalakad papakyat, no, doon sa second floor, di ba? So medyo ano yan, medyo sasabihin niya yan, ano, pero ibig sabihin lamang nito, no, Miss Briza, ako babalik ako doon sa kanina ko pang sinasabi, no, dapat ay habulin natin, ano, alamin natin, no, kung nasaan pa, no, yung iba, no, na PWDs na hindi nagparehistro. 'Di ba? Baka hindi nagparehistro 'yan, iba-ibang dahilan 'yan, eh. Baka kailangan pa rin natin dito ng counseling or let's do the social work dito, no, sa issue na ito, kasi baka naman feeling niya wala naman akong ano, hindi naman significant yung boto ko. Isa lang ako, pahihirapan ko pa yung sarili ko. 'Di ba? Baka may mga ganun, no? And of course, kailangan nating sagutin, no, kailangan nating bigyan ng patnubay, no, yung tao kapag ganoon ang iniisip niya. Kasi ako, I don't want to believe, no, na yung voting population ng PWD ay 500,000 lang. 'Di ba? Ang malaki pa yan, no, na hindi natin na kasi ako pinagbabatayan ko lang, Miss Briza, yung klase ko, eh. 'Di ba? Ang klase natin, no, sa school, no, na may mga bata ka ng average ay 50 na mga bata, 'di ba? 50 na bata sa isang classroom, no. Tandaan mo, at least dyan sa isang classroom na yan, and this is a regular school, ha, ay meron dyang PWD. Diba? Paano? Siyempre, hindi naman to sped class, no? Siyempre, iba pa yun, ano? Ibig sabihin, sa mainstream, no, education setup, diba? Meron tayo kagad, no, PWD. Kung 50, tapos merong isa, at least 2%, no, nung ating population. Kung 20%, I'm sorry, no, kung 30 million, no, ang mga bata, no, sa school age population natin, ano, from kinder to grade 12, 'di ba? Pwede nating sabihin, ano, na meron tayong 2% of 30 million, no. Bata pa lang 'yan, estudyante pa lang 'yan. So pwede nating magamit ito, no, na basis, no, doon sa pagtingin natin, no, doon sa total voting population natin. But of course, no, 'yan ay ano lang 'yan. Yan ay assumption lang, no. Mas maganda pa rin, no, kung meron tayong tulong nung science, no, ng statistics talaga. Sir Benjo, bago ko po kayo pakawalan, isang huling mensahe na lang po sa ating mga tagapanood, tagapakinig, lalo po sa ating mga kaguruan at sa mga persons with disability sector, at lalo na po dun sa ating mga guru sa sabak sa paparating na halalan. Opo, no, syempre dun sa ating mga teacher, alam mo, Miss Briza, no, at ang mga teacher naman natin, talagang lagi naka-ready, no, and aside from of course, no, emotional, no, at mental preparation, ano, yung ating mga teacher naman itinuturing ito, no, na patriotic duty, no, itong election, no, tasks, no, and bagamat of course, no, as you have witnessed, di ba, sabay-sabay naman tayo nag-raise, no, ng issues, no, dito sa dati, no, nung ito ay mandated pa, di ba? And ngayon, kahit tama naman, hindi naman tayo nagkamali, no, kung maaalala ninyo, Miss Briza, no, ang dati nating sinasabi sa Kongreso, no, pag dinidinig itong Election Service Reform Act, no, kung saan aalisin yung mandatory, no, election duties, ang sinasabi natin, we could assure the Congress, di ba, na kahit pa ito ay optional na lang, yung mga teacher natin ay hindi naman tatanggi, no, given, no, the conditions na talagang maaalagaan, no, at makakompensate ng maayos, no, at yun naman ang nangyayari ngayon, no. Tinignan natin, wala naman tayo doon, no, doon sa next option, no, mukhang hindi ko lang alam, no, kung merong bumaba doon sa
option number 2, which is private school teacher, di ba? At kung may bumabaman, ano, dun sa option number 2, di ba? Ibig sabihin, teacher pa din ang sasalo. No? Sa ngayon, ano, halos mga public school teachers pa rin naman ang umuupo, no, as members, no, chair and members of the electoral board, no. Challenging ito, no, doon sa ating PWD community, 'di ba? Dahil meron talaga, no, meron talaga ang mga sa ngayon, ano, no, inaamin din naman, ano, even si Ma'am si Doc Mau kanina, no, meron naman siyang ni-recognize, 'di ba? Meron pang mga pagkukulang, no, as to the policies, no, on the accessibility, no, ng pagboto, 'di ba? At syempre, no, kinakailangan din i-condition din natin, no, yung ating mga kababayan, no, na PWD, no, na mahalaga itong pagboto at huwag nilang basta-basta ipagwawalang bahala, 'di ba? And secondly, meron din tayo, no, karapatan din naman, no, ng ating mga PWD to be represented, no, doon sa Kongreso. 'Di ba? Karapatan nila na ma-represent because PWDs, no? Well, the persons with disability sector is one of the 12 sectors, one of the sectors, no, that identified, no, nung ating party list, no. 'Di ba? Eh, well, nagkakaroon lang tayo ng problema in the past, 'di ba? Kasi talagang nagkakaroon, ano, ng hindi natin alam, no, anong problema, no, dito sa party list system, no. At nawala na, no, yung mga supposedly marginalized sectors, no, na dapat i-represented sa Kongreso. At pag nakita natin ngayon, wala na eh, halos hindi na mga marginalized, no. Halos sila lang mga pamilya na rin ng mga political dynasties, no. So, kailangan, no, at least, no, magkameron tayo, no, ng isang solido, no, na representasyon, no, ng mga marginalized, no, ng mga PWDs dito po sa Congress. At kung maaari nga sa Senado, eh, di ba? Maraming salamat, Sir Benjo. Actually, sobrang saludo po ako sa inyo, sir. Lalo na dun sa mga bagong perspective na dapat tingnan. Hindi lamang po dun sa pagdating sa accessibility ng ating eleksyon at yung mga challenges at barriers kung paano i-address. So maganda din po na pag-usapan yung mga naiiwan pa sa populasyon at lalo na yung tingnan yung ibang aspeto ng ating supply side na dapat may tumakbo at hindi namang po pagboto yung dapat pagtuunan. So maraming salamat po ulit, Doc Mau, Sir Benjo, dahil nabigyang linaw ang ating mga kaagapay at kalente patungkol sa aksesibilidad ng eleksyon para sa mga persons with disabilities at ang mga paghahandang ginagawa ng ating mga guro para sa paparating na halalan. So muli, nakasama natin si Doc Mau mula sa Vulnerable Sectors Office at si Sir Benjo ng Teachers Dignity Coalition. So hindi lang siksik, liglig at umaapaw ang diskusyon natin ngayong umaga, kundi mas naramdaman natin ang kahalagahan ng bawat isa. So anong paman ang inyong anyo o antas, sabi nga nila, walang iwanan. So sa punto pong ito, so mula sa buong pangkat ng dapat pwede na umalalay sa atin sa loob ng isang oras, ang buong pangkat ng ating productions team. So ako po si Briza Rosales at sa ngalan po ng main host ng dapat pwede na si Antoinette Eduardo. So tandaan, tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mapapanood ang programang Dapat Pwede, Palaging Wagas at Dalisay. So maraming salamat po. Dapat Pwede! Dapat Pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion. Kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan, Dapat Pwede! Dapat Pwede!